Yêu ngờ và Don đi tôi đây ngày hôm đó. Sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila, no? At ating ibabay check ngayon itong si 2022 Kisto Evolution Road Bike. Opo. So sa mga ano dyan, no, mga fans ni Kisto, so ito, tara, bike check natin to kasi hindi ko pa na ba-bike check to si Kisto Evolution, alright? Let's go! Kisto Evolution, no? Simula dito hanggang dito, ang haba nito ay 160mm ang kanyang head tube, no? Ito naman sa kanyang top tube, saka sa kanyang down tube, makikita nyo po, may TIG welding pa yan dito, no? Hindi pa po siya smooth finish, pero dito sa part na to, no, ang kulay niya ay matte black, no? Itong salitang graphics ng Evolution, no? Tsaka itong mga iba-ibang kulay na to, hindi po siya sticker, paint na po siya. Ang ganda, no? Wala akong mahawakang texture, no? Ito po yung top tube niya, ganun din, baliktaran, no? Dito sa taas, malapad. At pagdating dito sa baba, numinipis, no? Sa seat tube niya, ayan, may welding siya, makikita nyo. Okay? Down tube naman po, tignan natin dito, no? Sa part na to, matte black din. Pababa, ang laki ng salitang Kisto, no? Wala naman pong, ano? Wala naman po siyang texture, no? Talagang paint lang talaga siya. Maano rin, malaki. Tapos pinadaan sa ilalim yung kanyang mga cable, no? Ito po yung kanyang mga battle cage, no? Pagdating naman po dito sa part na to, ayan po yung kanyang information regarding sa kanyang frame, no? By the way, no, para sa mga bago pa lang po sa aking channel, si Kisto po ay also produkto ni Trinks, no? So ni Trinks Bikes, no? At ito naman po ang kanyang mga TIG welding dito na nagpapatunay na ito rin po ay isang T6061 T6 alloy na batalya po, no, ni Kisto. Pagdating sa kanyang seat stay, mga bayaw, no, ito po yung kanyang graphics naman dito, no, sa mga paint, no. Tapos pagdating dito sa chain stay, ayan, may nakalagay, no, na mga salita-salita dyan. Okay, what else? Sa chain stay niya, meron dito bridge, no, tapos may butas na rin. So dito naman sa baba, meron din siyang bridge, no, sa kanyang chainstay. Tapos yung kanya pong ano, no, yung kanyang rim ay double wall na po na alloy. Tapos yung kanya naman pong spokes and nipples ay stainless na rin, no. Pagdating naman po dito sa kanyang cogs, no, ito po ay 8 speed, no, kaso tread type pa po to, no, pero yung hub naman niya alloy, no. And then yung kanyang RD, ayan po ang brand, no, CL2, no. Tapos and then yung kanyang default na chain niya, kayo na po tumingin ng brand, 5034 po, 5034 ang kanyang chain wheel, no, na ano, 2x po to, 2x8. Tapos ang kanya naman po arm ay 170mm, no, plus 9 over 1600 ng kanyang pedal. Okay, meron pa siyang bash guard na plastic dito, no. Meron po si L2 rin ang kanyang FD, no. Ang kanya pong gulong na ginamit dito ay 700x25C, no. Dito sa kanyang gulong, hindi ko lang makita kung ano yung brand, eh. Kanina ko pa hinahanap, hindi ko makita. Tapos, yan, ganun din naman yung sa harap, 700x25C rin, spokes and nipples stainless, pero dumidikit pa rin yung magnet. Naka quick release naman to,
tsaka alloy naman yung hub, no? Pagdating sa kanyang disc, yung disc naman niya ay 160mm bolt type, no? At naka mechanical disc brake na to, no? Pero PM to PM siya, no? What else, mga bayaw, no? Kaso ang ano natin dito sa kanyang tinidor, yung tinidor niya ay bakal pa po, hindi pa po ito alloy. Yung batalya na lang po alloy, no? Tapos yung ginamit naman po itong headset, hindi pa po silvering, ano pa, bulitas pa po, di bulitas pa. So yun, pwede nyo i-upgrade nyo. Maganda lang dito, kahit bakal yung kanyang tinidor, wala naman pong putol, diba? And then alloy yung kanyang ano, stem. Ang haba po ng kanyang stem ay 90mm, 31.6 ang clamping, no, ng kanyang para sa drop bar, no? Ito yung kanyang drop bar, no? Simula dito hanggang dito, no? Ang haba po niyan ay 40mm, no? Tapos ito naman po yung kanyang bar tape, no? Yung bar tape niya hindi masyadong special, ordinary. So upgrade nyo na lang po. Pero masarap naman sa kamay, di ba? Kasi ito naman yung kanyang STI ni L2 na 2x8. Kaya ang kabilaan po yan. Okay? Ano pa po? Yung kanyang seat post, no? Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ang seat post niya po, ang size po nito ay 27.2, no? 350mm ang haba, no? Modern na rin yung kanyang bracket. Ito yung kanyang pedal, no? So yung kanyang pedal ay plastic, walang kakwenta-kwenta, no? I-upgrade nyo na lang to ng cleats kung gusto nyo, no? Ito, bracket niya bakal. Yung kanyang upuan naman ay synthetic leather, no? Kung gusto nyo pong i-upgrade, ang i-upgrade nyo, synthetic rubber para matibay-tibay tsaka maganda. Ito kasi medyo, ano pa to, heat absorbent tsaka water absorbent, eh. Para hindi nababasa puwet nyo, no? Banta nyo na lang, no? Ano pa ba ang hindi natin natatakal dito kay Kisto Evolution? Gusto ko rin ipakita sa inyo ang kanyang quick specs, no? Dito, at ang kanyang presyo, no? Si Kisto Evolution, no? Ngayon po sa mga panahon na to, may lumabas na na Kisto Evolution. Alam ko nakita nyo na rin yan sa merkado, yung ano, yung fork alloy na. Ito po yung version ng Kisto na nauna. Ito po yung bakal pa yung tinidor, no? Kaya ano siya. At ang yun nga, ang presyo nito, para hindi na tayo tumagal at malaman nyo agad ang presyo ni 2022 Kisto Evolution Road Bike ay 12,000 pesos. Opo. Pero negotiable naman po 'yan, no? Pagka dito kayo bibili kay ano, kay Funride Bike Shop, no? Katabi po siya ni Rides Bicycle Shop at ni Mercury Design. Okay? So, just in case gusto niyo bumili rito, hanapin niyo lang po dito kay Funride Bike Shop si Sam, si Leia, at saka si Jack, no? At nakalagay naman din po yan sa aking description page at saka sa aking pong comment dyan sa baba, no? Nakapin po yan para mabasa nyo at makontakt nyo kung sino yung mga taong sinabi ko at makapag-inquire kayo, okay? So sa aking mga subscribers, please like, share, and subscribe Dino Boy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world, no? Ano pa po, no? Disclaimer lang po, no, sa mga nanonood sa aking channel or sa aking mga subscribers, no? Ang presyo po ng bisikleta na to ay 12,000, negotiable pa naman po. Pero kung makakabili po kayo sa ibang mga bike shop, guys, mga paborito niyong bike shop malapit sa area niyo, diyan na po kayo bumili para makatipid po kayo, no? Hindi naman po nangahulugan na binabike check natin to at sinabi ko dito kayo bumili, eh dito nga kayo bumili. Eh kung makikita nyo naman na mas mura dyan sa area ninyo, eh dyan na kayo bumili para hindi na kayo mahirapan and at the same time, makatipid din kayo sa gastos, di ba? And yung malay nyo, yung matitipid nyo, yun din yung i-upgrade nyo sa bisikleta nyo, okay? So sa akin mga ano dyan, mga subscribers all over the world, lalo-lalo na ating mga OFW, no? Mabuhay ang mga OFW sa buong mundo, lalo-lalo na sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, saan pa? Sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, sa Laos, sa Brunei Darussalam, di ba?
At syempre sa Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dynaboy TV. Okay, yun, emergency pa. No? So sana maging okay siya. So sa aking mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At lagi mong tatandaan na mag-exercise tayo tuwing umaga para maiwasan natin magamit ang ating mga St. Peter. Okay? Till then, mga bayaw, this is Dynaboy TV saying peace out. Another outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-Trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.